Ngayong araw guys, i-restore na naman namin yung mga vintage na gas scooter namin. Nadagdagan na kasi sila guys ng isa. Nakabili kasi kami guys ng bagong scooter na luma na. Bale kompleto na guys, meron na ulit kami tagi isang scooter. Kaya mapag long ride na ulit kami ngayon sa malapit. Kaya ayun na nga guys, kinondisyon na agad namin. Maya maya lang guys, sa wakas natapos na rin namin. Kaya naisipan na agad namin mag-rides. Saktong-sakto, medyo matagal-tagal na rin kami hindi nakakapag-travel. Sobrang na-miss din namin mag-unwild, kaya mukhang malayo-layo mararating namin ngayon guys. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, bigla nagkaroon ng aberya. Bigla daw naplatan yung gulong ng scooter ni kuya. Saktong-sakto, yung pinakamalapit na vulcanizing shop dito, nasa malayo pa. Kaya napagpasyahan namin na dito na lang kami ngayon magka-camping guys sa Gedli. Kaya nilabas na agad namin yung panluto namin guys para mapagpakulo na kami ng tubig. Buti na lang guys, nadala namin yung takori namin tsaka yung kalan. Kaya pwedeng-pwede kami magkape kahit saan. At ayun na nga guys, nagtimpla na agad kami ng mga kape namin. Tapos nagluto na rin kami guys ng itlog para sa gagawin naming egg sandwich. Tamang merienda lang muna sa Gedli. Tamang egg sandwich mga itik oh. Food trip na naman oh mga itik. What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, naisipan na naman namin i-restore tong mga vintage na scooter namin. Bali tatlo na kasi sila guys, nadagdagan na ulit sila ng isa. Nakabali kasi kami ngayon guys ng bagong scooter na luma na. Kaya ngayong araw guys, naisipan namin na i-condition sila para mapag long ride na ulit kami sa malapit. Kaya sobrang excited na daw ulit si Baro mag-travel guys. Tara! At ayun na nga guys, binaba na agad namin yung mga scooter para malinisan na agad namin. Pinagbubugahan muna namin ng tubig guys para matanggal yung mga putik at yung mga lumot para mukha na ulit silang brand new. After that, pinagbabaklas na agad iba rin yung mga makina kahit hindi pa naman sira. Tamang tripping si Itik. Maraming salamat ka pala sa nagbigay sa amin nito. A&B Ped Parts. Yan. Maraming salamat. Shoutout sa inyo kuya. At ayun na nga guys, pinagbabaklas na rin pala namin yung mga makina ng scooter namin. Kaso nga lang, awit. Na-lost rid na pala yung mga tornilyo ng scooter ko. Pero buti na lang, may natutunan akong life hacks yung nanonood ako ng Team Yay. Kaya susubukan kong gawin ngayon yung guys, yung 5 minutes crop nila. Kailangan ko lang daw pala guys, lagyan ng pantapal, tas pwede ko na ulit ikutin. At ayun nga guys, sobrang lupit, effective nga. Mas naging maayos yung pagkaka-lost rid niya. Like and share for more nonsense life hack. At ayun na nga guys, kanya-kanya kaming gawa ngayon ng scooter namin. Yung makina ng akin, papalitan ko na nga pala ng 71cc. Para mas mabilis sumemplang. Bali, 2-stroke na nga pala yung makina ko guys, kaya kailangan siya lagyan ng 2T. Sound check! At ayun na nga guys, sa wakas natapos na rin namin i-condition yung scooter namin. Mapag long ride na kami ngayon sa malapit. Yun, sa wakas makakapag-unweld na rin kami ngayon. Medyo matagal-tagal din namin hindi nagawa ulit to guys. Kaya sobrang excited na kami ngayon. Let's go! At ayun nga guys, syempre nagbagas muna si kuya. Medyo malapit-lapit na naman babiyahihin namin ngayon guys. Kaya kalating kilo lang muna yung pinagas niya. Dumaan na rin pala muna kami sa bakery guys para bumili ng tinapay. Tapos bumili na rin pala kami ng kape para may pang merienda kami mamayang gabi. So ayun na nga guys, alis na ulit kami. Grabe, lupit talaga ng scooter ni kuya, eco-friendly. May pausok pa, iwas dengue. So ayun na nga guys, tamang rides na ulit kami ngayon dito. Ayun si Barong guys, sumitirik-tirik pa, nakakaawa siya tignan. Paano ba naman, binaklas yung makina tapos hindi hinigpitan. Pero all goods pa naman guys, kayang-kaya pa ng scooter niya, nakakasurvive pa. Kaya mukhang malayo-layo mararating namin ngayon guys. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, bigla nagkaroon ng aberya. Bigla daw naplatan yung gulong ng scooter ni kuya. Saktong-sakto, yung pinakamalapit na vulcanizing shop dito, nasa malayo pa. Wait, dapang-dapa yan, pre, ah. Bagels. Paano yan? Nagugutom na ako. Camping na camping na ako, eh. So ayun na nga guys, camping na daw si Baron, tapos nagugutom na siya ngayon. Kaya naisipan namin guys na dito na lang kami ngayon mag-food trip sa gilid. Bawal kasi magutom niya si Itik. Baron lang makalas. So ayun na nga guys, pinarada na lang muna namin yung mga scooter namin dito sa Gedli. Tapos pinrepair na namin guys yung mga gamit namin na panluto. Magpapakulo kasi kami ngayon ng tubig kasi magtitimpla kami ngayon ng kape. Buti na lang guys, lagi namin dala yung super takori namin tsaka yung kalan. Kaya pwedeng pwede kami magkape kahit saan. At ayun na nga guys, maya maya lang kumukulo na yung pinakulo namin na tubig. Kaya nagtimpla na agad kami ng kape namin tag-iisa. Kaping-kape na kasi kami guys kanina pa. At syempre, nagluto na rin pala si Barong guys sa pritong itlog para sa gagawin naming egg sandwich. Ayun, pinaglalagyan niya yung mga itlog, nilagyan niya na rin ng asin. Tapos ayun guys, mga kape namin, pinagiinom na namin. Tamang kape sa Gedli yung mga itik ko. Parang nasa bahay lang. At ayun na nga guys, sa bukas naluto na rin yung pinirito naming itlog. Kaya dinakot na agad di Barong ng tinapay. Wala na mayonnaise, mayonnaise at ketchup. Food trip si Itik. Tamang mukbang sa Gedli oh. Tamang food trip na naman ang mga itik. At ayun na nga guys, maya maya lang umuwi na lang kami.
Mamalayo-layo pa daw kasi vulcanizing shop dito guys, kaya uuwi na lang kami. Taman lakad-lakad lang si Kuya oh. Pero don't you worry guys, kayang-kaya naman doon ni Kuya maglakad. Kaya sumakay na agad kami ng jeep guys. Grabe guys, sobrang sarap talaga mag road trip. Pero mukhang mas masaya sana kung hindi kami laging tumitirik. Like and share for more nonsense video.